Bigwas! Ang kakampi mo, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa BWGO! Magandang umaga po sa inyong lahat! Samahan niyo po kami sa loob ng 2 oras mula alas 8 hanggang alas 10 ngayong umaga. Ako si Johnny Reblando. At ako naman si Tommy Abili. Kami ang Bigwas! Ito. Galing to sa 0946 ha. Good AM sir. Alam niyo po ba? Yung beach doon sa Driftwood. Hoy! Yung sa government property, dati pwede maligo doon. Oh, ngayon? Ngayon, hindi na kasi binabakuran. Hanggang tabi ng dagat. Yung kapatid ni Mayor Paulino. Mamaya. Ang nagsara sa maugali sa Kim. Tapos, pinapaalis na daw yung dating bantay doon. Lagi daw sila nagdadala ng babae doon at nagiinuman daw. Tapos doon daw sila nagbibisyo. Dati-dati yan, nakikita ng mga dumadaan tao, nakikita yung mga nangyayari doon sa loob, may kung sino-sino yan nandun sa loob. May ginawang private resort. Ganon. Oo. Eh ngayon, ang nagpapasara umano ay ang kapatid ni Mayor. Ay matindi po ito, ha? Yung mga kaibigan. Ha? Totoo. Gano'n kaya katotoo yan? Oo. Ngayon, kung pinasara, doon sila daw, ayon sa text, doon daw sila nag-iinuman, gabi-gabi, susugal at nagbibisyo. Ito na po mga kaibigan ng atin pong makakasama sa programa, si dating Mayor Bong Gordon. Good morning, sir! Good morning, Tommy and Johnny. Yeah, good morning, Sir Bong. Ito po, nais po namin malaman kung ano po kaya ang inyong opinion nitong pagdating ni Pangulong Barack Obama hinggil sa sinasabing lagdaan ng agreement muli dito sa ating bansang Pilipinas, sir. Well, from the very beginning, no, ako'y congressman o even hindi pa congressman, talagang pino-work out natin yung return of the U.S. base or return of the U.S. forces. Eh, noon sana, kung nirenew yun, di sana wala na tayong problema sa China. Di sana tayo na abuso na dumadaan dyan yung mga barko kung niretain natin yung bases. Kaso dahil kasi because of one vote, naalis yun. Pero kaya nga nagawa yung Freeport . Yung Freeport, ang purpose niyan is kung ano yung mawawala na negosyo sa military, U.S. base, ay ang ipapalit yung Freeport. Kaya nga meron uneven playing field yung nangyayari sa mga negosyante. Ayun. Nung ako'y tumatakbo para congressman itong huling election, ako, may platforma de gobyerno, yung Golden State Ticket. Meron kaming HELPS program. No? Yun ang number one yung HELPS. Health, education, livelihood, peace and order. At pagkatapos, dinagdagan pa natin ng return of the U.S. forces, silakad natin. At ang sumunod pa doon, yung Freeport, i-expand na sa Olongapo City. Ayun, Ito, take note sir ha. Ito pala po yung ipinipaskil ngayon ni Mr. Conrad Cho dyan sa harapan ng Conti J na nanawagan siya na dapat, hindi raw siya kasi pinansin ni Paulino nung nandoon siya sa yung tinatawag nilang session. Oo, dahil nagmungkahi yan, partner dun sa session na may mungkahi siya na dapat isama na yung Olongapo sa Freeport. Ito po mga kaibigan ha, siningit ko lang ito saglit. Ibabalik ko po kay dating Mayor Bong Gordon. Okay, unahin muna natin yung return of the U.S. forces kasi yun yung plataforma de gobyerno. Kami lang naman ang tumatakbo nung election na yon na may platforma de gobyerno. Naka video pa nga . So, para hindi nambobola kasi pag hindi namin nagawa yon kung kami nakaupo, yun, meron tayong video. May dokumente yun. Ay yung mga kalaban natin, walang ginawa kung hindi puro paninira. Puro pani. Okay? Pani doon, pani dito, puro paninira. Siguro ang natalo dito, yung mga taong bayan. Yun. Kasi nagoyo . Kaya nga nagkaroon ng aksidente. Ano nangyari? Nagkaroon ng accidental mayor. I'm sorry. Pero wala kasi, kung
bakit accidental mayor ang nangyayari? Paano? Wala namang platforma di gobyerno eh. Mm-hmm. Ang nangyayari kung ano yung mga plano namin, tinutuloy niya na noong kinukontra niya. Mm. Ayun. Hindi kasama dun sa... Kaya nga masasabi ko, maluloko aki. Maluloko. Maluloko aki. Oh, kasi, maluloko. Eh, gulo eh. Eh, noong una, kumukontra siya. Ngayon, pabor siya. Maluloko aki. Hindi natin alam, bakit ganito? Sanitary landfill, lahat sila kumukontra. Mm. Ngayon, itutuloy nila. Yun. Oh, yun, oh. O yung SM, kumukontra sila. Mm. Ngayon, gusto nila. Mm-hmm. Mag-i-expand pa. Mm-hmm. Oh. Mm. So, lahat yung tinitira nila noon, gusto nila. Eh, pero nasaan yung kanilang programa? Mm. Oh, sa return of the U.S. Forces, eh ako talagang all out dyan. Pinuntahan ko pa si Admiral Carney doon sa Singapore. Pumunta ako sa Philadelphia Naval Base. Mm-hmm. Pumunta ako sa mga sa Washington. Mm-hmm. Kinakausap ko, naglalabi. Ganun dapat ang trabaho ng congressman at mayor. Ay, opo, opo. Okay, ngayon, natutuwa ako, mag-expand ang SM. Okay lang yun. No? Mm. Pero, of course, magko-complain yung mga ibang businessmen. Yes, oh. Eh, ang business kasi is competition. Ang kampo daw po, magsasara na dahil talaga hindi na kailangan tayo. Tulungan. Yun. Eh, patutulungan naman eh. Eh, kasi kami, ang Gordon family, we were in the theater business. Mm. Oh. Nung dumating ang video, namatay ang sine. Namatay yung sine, oh. Totoo yun, totoo yun. Kasi ang business... Nung dumating ang ukay-ukay, patay ang garments industry. Kasi ang businessman, kailangan everyday nag-iisip ka, competition yan eh. Yes, ano yes. mangyayari? Uh-huh. Hindi ka pwedeng maging complacent. Mm-hmm. O hindi, baka mamaya, mag-iiba ang panahon, hindi na uso ito, hindi na uso yan. Yes, yun. Uh-huh. Hindi wala nang bibili sa'yo. Tama, tama. Oh. Mm-hmm. So dapat, ang mga businessman natin, dapat matuto mag-compete. Mm-hmm. Oh. Kailangan mag-isip ka ng negosyo para... lumabang ka. Mm-hmm. Okay? Yung SM naman kasi pag dumating, magbibigay rin ng negosyo yun sa iba eh. Mm-hmm. O, kasi in a business na pumapasok dyan, meron nawawala, meron nakikreate. Yes, oh. Yes. O, tignan mo, pag umikot ka doon sa tabi ng SM, may mga spillover, di ba? Oo, oh, may mga nabuhay na negosyo doon eh. Oh, sa gilid. O, sa gilid eh. Sa gilid. O, pati yung go-to gate ba yun? Dati-dati, kukunti ang tao doon eh. Eh ngayon, ang kapal na eh. Okay. Yung lugawan. Na go to gate lugawan. Yung lugawan. Lagay ko. Katabi ng puninari yan. Lagay ko pag kumita yan, go to heaven na yan. Di ba yan kami? Katabi ng puninari yan. Pag nalugi yan, pag nalugi yan, eh go to hell. Ayos pa. Ganun ba? So pag titignan mo, mag-observe ka. Oh. Ay, ito mo, kumikita yung mga nandun. Yun ang tinatawag na spillover. Okay. Ngayon, doon sa mga na-apekto, like Ocampos, eh pwede naman, eh, ano yan eh, tulungan eh. It's a matter of location. Yes, yes. Oh, bakit? Ako kasi, nag-aaral ako palagi. I never stop studying. Mm. Oh, kami noon, pinapaupa namin yung undox dito sa tabi ng building dito, di ba? Yes. Oh, nandiyan yung undox eh. Oh. Kung dumating yung Red Ribbon, kinausap ko yung undox, excuse me, pwede bang doon muna kayo sa tabi? Sa amin din yan. Diyan kayo upa. Umayag. Dumating yung 7-Eleven. Katok na naman ako sa undox. Excuse me, pwede ba kayong lumipat doon lang sa likod? Sa tabi ng wicker? Nagtatampo na yung ano? Yung undox. Ano? Pero pumayag sila. Ano? Tignan nyo ang nangyari sa undox. Mas tumiba sila dito. Tama po. Opo, opo. See, you never know eh. Paano ang market? Nila. Existing na kasi sila. At ang negosyo, na. Ang negosyo yung market forces. Yes, apo, apo. Saan ba yung market mo? Baka naman kahit nandun yung Ocampos, kahit wala yung SM, baka ganun din yung mangyayari siguro. We don't know eh. Depende sa market forces. Ngayon, ang duty ng local government at ng congressman natin, kumuha ng investors. Ayusin yung level ng playing field dito sa Olongapo po, para pantay. Kung tax-free sila dito, eh dapat tax-free din ang negosyante dapat, dito. Dapat, oo. Pero we make out the rules. Tama. Ngayon, anong duty? Kumuha tayo ng investor. Ano yung investor? Eh, din yung US forces, dalhin mo dito, para pag nag-liberty yung mga Amerikano, additional income. Ito pa po. Kung sakali po bang mabalik kayo bilang mayor, malalapitan ba kayo ng mga simpleng mamamayan katulad ni mayor, madaling makausap at malapitan ng mga simpleng mamamayan at hindi mayayabang ang mga tauhan? Well, noon po kasi maangas yung mga tauhan
mas mayabang pa sa mayor. Hindi naman ganun siguro yun. Ano? Ako nalalapitan eh. Okay? Mm-hmm. Hindi naman mananalo ang City of Olongapo kung hindi ako nalalapitan. Okay? Oo. Eh, hindi naman dadami ang 7-Eleven kung hindi ako nalalapitan. Tama po. Hindi po, dadating po ang SM dyan kung hindi ako nalalapitan. Mm-hmm. Kuminsan naman, ano eh, may mga tao rin na nag-aabuso. It's not a perfect world. Kuminsan yung iba, eh, nanghihingi lang eh. Ayun. Okay? Mm-hmm. Eh, syempre, kinakausap, pero nire-refer mo kung saan. Ayun. Ang gusto ko sa mga tao, mm-hmm, wag maging hingiro. Yeah, tama. Wag hingi ng hingi. Mm-hmm. Kailangan bigyan ng livelihood. Kaya nga tinayo ko yung livelihood program. Pero meron pa po dito, baka kopyahin naman po kayo, Mayor, ng administration ito kasi wala siyang originality. Ay, okay lang well, sa inyo yung idea mo. Well, I feel elated pag kinukopya ka eh. Okay? Natutuwa ako, ginagaya ka eh. Ganun ba? Okay, pero sana magkaroon ng originality. Mm. Dapat mag-isip siya, ano ba yung magiging magandang programa para ang tao magkaroon ng negosyo. Mm. Para ang tao magkaroon ng trabaho. Dalawang klase ang hanap buhay eh. Mm. Yung isang hanap buhay na magiging self-employed ka, ikaw ang may-ari ng isang maliit na tindahan, papalakihin mo yung kagaya ng SM. Yun. Isang trabaho yun. Okay? Mm. Isang entrepreneurship yun. Mm. Yung isang trabaho, magiging laborer ka. Iti-training kita maging welder, papasok kita sa Hanjin, punta ka sa Korea, punta ka sa Australia, magkakaroon ka lang kita, matutulungan mo yung pamilya at ang Pilipinas. Yan po mga kaibigan. At ano pa po ang pahabol po nating baka mayroon pa pong huling mga sasabihin si dating Mayor po Bong Gordon. Samantalahin na po natin ngayon, kaya hingian na po natin siya ng pananalita po para sa mamamayan ng Olongapo. Well, ang akin kasi, kung accidental mayor, kailangan get right boys para tulungan ka, magkaroon ng mga plano. Mahirap patakbuhin ang syudad kung dudura ka na lang doon, yun na. Kailangan pag-aralan. It takes years. Kailangan kasi good education, good breeding, para maging good leader, para yung direction may vision. Ano ba ang vision ng administrasyon ngayon para sa Olongapo? Ano ba nakikita? Meron ba? Wala eh. Ang vision is to make sa akin. May nagbago naman Sir Bunga. Yung apat na macho dancer. Kailangan ang leader kasi ng isang lugar, dadalhin ng tao kung saan maganda yung ano. Kumbaga si Moses, di ba? Dadalhin ka sa promised land. Tama. Okay? Mm-hmm. Dapat may promised land eh. Yun ang vision. How do you envision Subic Bay? Ako, sa akin, dapat ang Subic Bay protectionan natin. Because para sa atin, yan ang langis natin. Bakit ko tinatawag langis yan? Because maganda yung Subic Bay eh. Yan ang mag-a-attract ng turista. Linisin natin yung mga ilog natin. Hmm. Kung wala tayong industriya dito, kung wala tayong mina dito, then ang mina natin ay yung tourism. Yep. Ano yung tourism? Meron tayong jungle. Meron tayong Subic Bay na maganda. Opo. Pagandahin natin yan para ang turista pupunta. Mainggan nyo. So, I wish everybody a happy Easter at that thing. Mm-hmm. Yes. And hope na ang future ng Olongapo hindi madiskaril. No? Kasi sayang yung mga foundations na ginawa ng mga Gordons dito sa Olongapo. No, we are a winning city. Ano? Nakikilala tayo. Kailangan tuloy-tuloy sana dapat yung mga programa. Okay? Ako si Johnny Reblando. At ako naman si Tommy Abili. Kami ang Bigwas!